Matapos lamang nga pong bawiin ni Kevin Durant ang kanyang trade request ngayong off-season, ay meron na naman nga po siyang bagong hiling sa Brooklyn Nets. Yan nga ang ating unang storya na pagkukwentuhan ngayon dito sa ating pinakabagong balita ngayon, na sasamahan ko na rin ng pagkilala ang posibleng starting five. Ulitin ko lang mga idol, ang posibleng starting five na gamitin ng Gilas Pilipinas sa tambalitang posibleng nga pong mag-away sina Russell Westbrook at Patrick Beverley. Paano kaya ito? Kaya tara mga idol, umpisahan na natin yan. Ilang araw lamang nga po mga idol bago bawiin ni Kevin Durant ang kanyang ginawang trade request sa team ng Brooklyn Nets, ay nagkaroon rin naman nga siya dito ng bagong kahilingan. Ayon nga po sa pinakahuling inilabas na balita, pinipilit nga daw po ni Kevin Durant na kumbinsihin ang Brooklyn Nets na bigyan ng kontrata si Carmelo Anthony ngayong off-season. Yes mga idol, tama nga po ngayong narinig ngayon. Gusto nga po nito na makasama si Carmelo Anthony sa kanilang lineup. Sa katunayan, kinakausap at nire-recruit na nga po niya ito papunta sa kanila. As of now, ay nananatili para naman ngang isang ganap na free agent ngayong off-season. Gayong wala pa nga po sa kanyang kumukuhang team matapos ang pagtatapos ng kanyang kontrata sa Lakers. Sa kabila nga daw po ng edad ngayon ni Carmelo Anthony, ay naniniwala para naman nga po si Kevin Durant na malaki pa rin naman ang maitutulong ito sa kanilang team, especially pagdating sa pagtatala ng puntos sa loob ng court. Isa rin naman nga siya sa mga natitirang veterano ngayon sa liga na handang-handang mag-step up anumang oras para lamang sa ikakapanalo ng kanilang koponan. Kaya ganun na lamang nga po kagusto ngayon ni Kevin Durant na kunin ang isang Carmelo Anthony sa lalong madaling panahon. Samantala, punta naman tayo sa ating pangalawang storya dito na pag-uusapan sa balitang kilala nga daw po ang posibleng bagong starting five ng Gilas Pilipinas. Gaya nga po ng inaasahan, inanunsyo na nga po mismo mga idol ang ating Gilas Pilipinas ang kanilang final 12-man lineup na gagamitin sa kanilang magiging laban kontra sa bansang Lebanon. At sila nga po ang kinabibilangan ni na Japet Aguilar, Jordan Clarkson, Jamie Malonzo, Chris Newsom, Calvin Octana, Ray Parks Jr., Dwight Howard, Kiefer Rabena, 30 Rabena, Kai Soto, Carl Tamayo, at si Scottie Thompson. Yes mga idol, tama nga po ang inyong narinig, kasali para naman nga po sa Gilas Pilipinas si Scottie Thompson. Gayong mas pinili nga po at napagdesisyon na nila na tanggalin na lamang si Roosevelt Adams. At yan nga pong buo na ang official lineup ng ating national team para sa kanilang unang laban sa fourth window. Ay malaking palaisipan pa nga po ngayon kung sino-sino nga ba ang posibleng mga kasalukuyang player na magiging parte ng kanilang gagamiting bagong starting five. Bale, base nga po sa inilabas sa balita, posibleng starting lineup nga po ng ating Gilas ay ang bubuhin ni na Kiefer Rabena, Jordan Clarkson, Dwight Ramos, Carl Tamayo, at si Japet Aguilar. Pero paalala ko lamang mga idol, hindi para naman nga ito ang official na gagamitin ng kanilang kupunan. Ngunit para nga po sa ilang mga fans, ito nga daw po ang pinakasakto para sa kanilang unang laban. Habang dumako naman tayo sa ating huling storya ngayon, sa balitang posible nga pong mag-away sina Russell Westbrook at Patrick Beverley, pagkatapos na mga pong maibalita ngayong araw na nakuha na nga sa wakas ng Lakers si Patrick Beverley mula sa Utah Jazz sa isang trade, ay marami nga pong mga fans ang na-excite at natawa dito. Gayong sigurado nga po na babagay siyang kasama ang kanilang mga superstar na sina LeBron James, Anthony Davis, at si Russell Westbrook. Pero bago man nga po ninyo tingnan ang maiaambag nito sa kanilang team, ay kailangan muna nga po ninyong malaman at alamin ang relasyon nito sa kasalukuyang manlalaro ng Los Angeles Lakers. Para nga po sa mga hindi dyan nakakaalama, nagkaroon nga po ng initan noon, o masasabi nating may history na sina Russell Westbrook at Patrick Beverley na mauwi pa sana
sa isang pisikalan. Parati rin naman nga sila nag-aasaran at nag-aaway sa tuwing nagkakaharap sa loob ng court. Ika nga'y hindi nga po nila gusto ang isa't isa. At ngayon nga pong opisyal ng magiging magkakampi sa isang kupunan ay maaari nga pong hindi sila magkasundong dalawa sa kanilang mga ginagawang desisyon sa kanilang mga laban. At posibleng eto na rin naman nga po ang maging mitsa upang magkaroon ng drama at magka-problema ang kanilang kupunan. So that's it mga idol, ang ating pinakabagong balita ngayon at syempre latest video na ating pinag-usapan dito. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated at laging manotify sa mga videos na ina-upload ko. I-follow nyo na mga idol ang ating Facebook page, J-Zone TV. Shoutout nga pala sa lahat ng mga taga Masbate at sa lahat ng Soli J-Zone TV na mga taga Nueva Ecija. Thanks for watching mga idol.